Ako, may hawak na hanger. Ako po, we saw this ate girl ba at Starbucks Ayala and she was drinking alone while doing something. So yeah, I recommend teenage pregnancy. It's all worth it. Nice! Ang kasalanan talaga to ng mga magulang. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Ngayon maglaro tayo ng Suloto Soko. Marami daw issue ngayon sa internet. Siyempre, dito na ako po yung bagong kape, bagong ligo, bagong atarantaduan na ang gusto ko marinig sa inyo. Kaya bigyan mo na ako score dyan at nakagasimulan. Pinangayan ang cellphone ang dalawang gumagawa ng content pang TikTok. Yes! Sa Maynila. Sa wakas! Nag-record raw ng sayaw ang dalawang babae niyan sa cellphone. Earth is healing. Na nakapatong sa likod ng tricycle. E maya-maya, isang lalaki ang lumapit, dahan-dahan kinuha ang cellphone, ha, tsaka to. Pero, I mean, safety-wise, nag-iingat kayo palagi. Kaya ang isa sa mga babae, sinubukan pang humingi ng saklolo sa mga naroon. Sinubukan nila kabulin ang salarin, tricycle nila, pero hindi pa rin siya matuntun hanggang ngayon. Makikita nyo na lang pag nag-scroll kayo sa TikTok, merong you're always a mama. May sumasayo doon na hold upper. Sukot yung ginagawa nila ate na nagti-TikTok. Pero sulot dahil binawasan ni kuya ang mga TikTokers. Joke sa side, lagi kayo mag-iingat ha. Kahit anong content maya, di ba? Anong nangyari nga sa Tokomi, di ba? Nakakulong sila dahil sa paggagawa nila ng content. Lagi nyo rin iisipin yung ginagawa yung content. Okay lang sa akin mabawasan dito ng pagtitripan. Di ba kasi content ko ang mga katangahan sa social media. Okay na sa akin mabawasan yun kung safety nyo naman ang kapalit, di ba? Dalaga na ang inaanak ko, paki si Nino. So, yung caption si Tito, ay, hindi pwedeng si Tito. Dapat si Ninong lang. Ayun ako, sukot. Lagay si Tino, lalatol, nalaglag pabango ko. Paki namin sa pabango mong bench yung brand. Anong bench? Bakit masay? Versace on the floor. Iyo, matapobre talaga kahit kailan eh. Maganda kayong pabango mo pero mabawhin yung amot, asal mo, di ba? Wala, nagtatalo lang. Sukot! Nagay Tito Mars, hindi lang basic ang dapat kaya nyo ibigay sa mga anak nyo. Nakita nyo na ba yung kumakalat na post dito sa FB about... Nakong dami nun! Dun sa 18 years old, graduating or gagraduate ata na nagpabili ng iPhone 11, 128GB. Yung presyo niya is around 28K. Kaso nga lang, hindi okay. Afford nung magulang kasi ang budget lang nila is 8,000. So, ang nangyari... Parang AirPods lang yun. Naglayas for a week. Tapos hindi sila pinansin. Ay, naku, baka ito yung kanina na tangaya ng phone kaya ako naglayas. So, ang ending, napilitan yung mga magulang na bilhin yung phone, installment for 2 years, tapos every month, I think... Napilitan is subjective eh. Depende siguro yung kung gaano ka-willing yung magulang, hindi ko masasabing ganun kamahal. Kasi marami naman din magulang ang ini-spoil yung kanila anak. Kasi lagi naman silang wala sa bahay, hindi nila nakakasalamuha, mabibigyan ng iPad, bibigyan ng ganyan. No? Iba't ibang circumstances sa buhay yan. Tapos ang sabi issue nung nag-post, basically sinisisi niya yung bata. Kasi dapat daw as a Gen Z, 18 years old dito sa topic na to, hindi rin nagpupumilit ng mga bagay na luho, most especially kung hindi mo afford. Iyon ang ibig sabihin ng luho. Luho in English is luxury. Kung nasa estado mo naman yan sa buhay, at bilang isang bata, hindi mo kakayahanan yun ng magulang mo o ng mga tao sa taong nagre-resemble ng parent figure sa'yo. Huwag mong idadama yung magulang mo sa mga luho mo. Huwag mo silang pipilitin kung hindi mo afford. Okay. So dapat daw ang gawin is, as a Gen Z, maghintay hanggang sa magkaroon ng trabaho. Pag nagkaroon na ng trabaho at nagkapera, dun dapat bilihin yung mga gusto nila. Tama diba? Naman. Well, for me, I think mali yan. Aba? Oh. Yes. Mali yan. Bakit? Kasi unang-una, 18 years old, legally, by law, dito sa Pinas, matured na yan or matanda na yan, di ba? But intellectually speaking, aminin naman talaga natin na 18 years old, wala pa masyadong alam yan sa buhay. Mamang pa yan. Depende naman. Matured. When I was 18, hindi ako matured. At all, wala talaga. Hindi ko alam kung matured ka. May mga taong mabilis. If you were... Good. Naligo sa realidad ng buhay? Ang kalahatan dahil na sa generation ngayon, okay. Gen Z, lalong-lalo na yung 18 years old, wala pang alam yan, di ba? Oh, wala pang alam yung mga yan. Puro pa mga laro-laro yung alam niya mga yan. Balo at anime! As a parent, it's your responsibility. Responsibilidad mo na dapat kinausap mo yung bata na okay. Anak, for now, hindi pa natin afford yung phone na gusto mo. Mm-hmm. Meron kami ditong 8,000, baka pwedeng mag-Android phone ka na lang muna.
Ano mag bunila lang ang Android at tagal ko na yan? Ginagamit simula nung high school ako at hindi na ako umalis hanggang Android. Ayoko na ng iPhone. Ayoko ng mga apps na ayaw magpagamit. Yung bata na yan, napalaki mo ng maayos. Mm. With love, with care, maayos yung ambience niyo sa family, yung culture niyo sa family, yung environment niyo sa family. Importante environment sa growing child. Kahit mahirap kayo, kahit mahirap kayo, maintindihan niya yan. Maintindihan niya yan. Hindi maglalayas, di ba? So, I don't think kasalanan to ng bata. Most part, kasalanan talaga to ng magulang. Kasi nga sa parent, responsibilidad mong mag-provide sa anak mo. Hindi yung bare minimum. Kasi when you say bare minimum, yung mga shelter, food, love, affection, whatever, and all. Sa Abraham, hiring... Ay, Maslow. Ni Maslow. Kung alam niyo yun, ito yung sinasabi ko. So, tama naman. Pag nagkaanak kayo, hindi lang yun yung dapat nyong i-provide. Kasi yun yung bare minimum eh. Those are the requirements. Dapat ma-provide nyo din yung mga luho ng mga anak ninyo. Ang hierarchy of needs kasi, ano diba, pyramid yan eh. Yung iba kasi, ito lang yung kaya, yung pagkain. Yung, dahil ko nainig yung hierarchy of needs na yan. Pero hindi naman yung para mabuo mo tong ilalim. Yung pinaka-basic human need, kailangan mo mag 100% bago kang makalagpas sa susunod. Para, ano, hindi naman to parang... all or none na phenomenon. Pwede ka rin naman, sinabi naman dito mismo ni Maslow, hindi naman yan parang set in stone, hindi yan konkreto. Pwede ka mag-move up and down dyan, di ba, as needed o as the opportunity arises para sa'yo. One ba yung mga luho na considered? Ayan, iPhone 11, luho yan. Nike na shoes, luho yan. Mga branded na... Mamahaling damit, luho yan. Hindi naman pwedeng bare minimum lang talaga. Hindi naman pwedeng kakain ka lang ng go, grow, glow foods on a daily basis, di ba? Pero yun yung complete na putahe, di ba? Hindi ko mag-guess. Meron naman tayong middle ground eh. Di naman kailangan bare minimum. Di ba lagi kasi... Kasi ngayon lang din naman na-invento yung label na yan. Ito yung pinaka-ilalim na kailangan ko yung feel itong foundation ng pyramid na to. Tsaka yung pinaka-ibabaw. Siyempre, minsan, nakain ka rin ng mga dessert, ng mga ice cream and all. That's part of life. Kaya ito yung gusto ko maintindihan ng mga babae ngayon na balak mag-anarchy the future na dapat handa kayo sa mga ganitong responsibility. Hindi yung palaging sinisisi niyo yung bata kasi ayan yung nakagisnan niyo. Hindi porkit ayan yung nagawa niyo ng bata kayo is dapat ayan na din yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Hindi porkit nagtiis ka para gusto mo yung luho. Hindi porkit nagtiis ka para makuha mo yung luho mo. Dapat magtiis na rin yung mga generations ng kabataan ngayon para makuha nila yung luho nila. That's not it. As a parent, you should be providing a comfortable life to your children. Whatever it may be. Kung sa bata na yan, feeling niya comfortable yung meron siyang iPhone 11, well, then so be it. So, dapat hindi natin masyadong biniblame yung mga kabataan sa mga ganito. Kasi most of the time, kasalanan talaga to ng mga magulang. It's all their fault. Sprinkle, sprinkle. Alam mo, maganda yung take niya dito. Divided ako eh. Sa totoo lang, nagkaroon din ako ng time na sinisisi ko talaga yung magulang ko sa estado ko sa buhay siguro. Pero hanggang tumatanda ako, naiintindi ako yung generational differences ng iba't ibang henerasyon. At sa susunod din na generation, diba? Sino dati, mga boomers, gen, kung ano man gen yung panahon nila, Nutri-gen, basta yung mga matatanda na, iba-iba yung pinagdadaanan nila eh. For example, pagkuha pala ng klase ng trabaho, dito, ngayon, sa panahon ngayon, lalo na sa mga Gen Z dyan, meron na kayong luxury. Hindi nga siya luxury kasi basic, basta may net ka, di ba? Na pwede kang pumili ng anong gusto mong trabaho at a moment's notice. Bigla, ayoko na nito, kupal yung boss ko, palit ako, punta ako sa ibang site na mag-o-offer na ibang trabaho. At makikita mo na lahat doon yung mga requirements mo, yung hinihingi sa'yo. Sa anong panahon nila? Kaya alam, marami mga magulang natin o mga mas nakatatanda na halos mamatay-matay na sa iisang trabaho lang kasi wala na silang choice. Yun lang ang makikita. Misa pupunta ka pa ng building, di ba, makikipila ka. Alam ko iba pinagdaanan pa rin hanggang ngayon. Yung karamihan ng gumagawa ngayon is halos mawala-wala na kasi pwede ka na online mag-apply. Yun yung luxury na wala sila. O sisisihin natin sila, baka ganito lang kasi trabaho mo. Di ba, nagkaroon tayo ng mga quiet quitting ng mga labels at terms na yung pag-alis mo sa trabaho, yung bare minimum ng paggawa mo ng trabaho, di ba? Ang daming mga bagong konsepto na hindi naman masama. Yan ang point ng having ideals, di ba? Hindi naman yan tipong basta naisip ko tong ganitong klaseng concept, isang 100% na ako maniniwala doon. Pero nababalanse natin yung ideals natin, which is yung sinasabi dito ni Tito Mars, na makapag-provide ng hindi kailangan isipin yung gastos, di ba, yung kung ano yung kakayahan ng iyong magulang para i-provide sa'yo. Baka kasi nung panahon nila, di ba, ang hirap kagkaroon ng trabaho para makapag-provide sa luho na baka hingin ng kanilang anak pagtanda nila. Haba na sinabi ko. At on the other hand naman, to hindi natin kailangan i-put down yung pinagdaanan ng ating mga nakatatanda para ipakita lang na mas okay tayo. Kasi di ba yun yung nating natural na tendency na, oh, luma na to, henerasyon na to. Ngayon, mas naiintindihan ko na
ako man yung napunta sa kanilang panahon, sigurado ko ganun lang din ang kababagsakan ko, diba? They did not have that kind of luxury. Kaya nga, ang ating gawin ay tapusin na natin yung mga cycles na yan, yung mga generational cycles na yan. Tayo na ang magtapos. Let's take it upon ourselves. Tayo magbigay ng kakayahan sa susunod na henerasyon na maggawa nila yung gusto nila para sa kanilang mga anak. Kasi ito yung time-based. Ngayon naman, circumstance-based. Diba? Meron mga tumanda na ang kaya lang na kitain ay enough lang. Ngayon, dahil ba enough lang ang kanilang kinikita, hindi na sila pwede magkaanak. Diba? Kaya naman nilang pakainin, kaya naman nilang palakihin. Pero ang luho, diba, sobrang laki niyan na talon sa kanilang kayang i-provide. Siyempre, itong mga batang to, requirement ba siya ng school na kailangan nila ng iPhone 11? Ipapan-TikTok mo lang na mananakaw lang na isang tambay, diba? Scenario-based yan, hindi natin yan mailalahat. Kasi hindi natin kailangan awayin na sa ganung klaseng predicament, pero pwede tayong mag-grow upon them. Diba? Pwede tayong tumalon sa shoulders ng mga tao nagbanat ng buto para maabot natin yung mga gusto natin kunin. At hindi na natin may iba kasi nakaraan, diba? Hindi na natin may iba yung past, pero ngayong present, pwede pa natin may iba ang future. At yun dapat ang ating mas pinagfo-focusan. Hindi natin kailangan iibagsak yung kabilang side para umangat yung susunod. Oh, pero maganda yung pinapakita niya dito na parang pressure na bago kayo mag-anak, kailangan yung iniisip nyo hindi lang enough. Dapat sobra pa. Pero hindi dahil kailangan nyo bayarin yung luho. Pero kasi, para sa akin kasi yung luho is hindi naman niya requirement. Merong mga magulang na talagang hirap at meron din naman mga anak na talagang spoiled, na feeling nila sa kanila umiikot ang mundo. Hindi masama turuan ng bata na maging grateful. Wala namang mawawala sa kanya nun eh. Pag naturuan mo yung bata ng ganun, hindi man luho binigay mo dyan, kahit pagkain lang, magpapasalamat yan na may pagkain dyan sa hapagkainan, di ba? Pero syempre, di ba, bilang magulang, kung mahal mo talaga yung anak mo, gusto mo na mas masarap pa yung ulam na ibigay dyan. At natural lang yun, hindi dahil hiningi nung anak mo sa'yo, di ba? So yun nga, hindi naman natin kilala yung magulang na yun. Hindi natin alam yung kailang sirkumstansya sa buhay, paano nila pinalaki anak nila, paano yung anak nila sa kanila. Pero siguro kung bibigyan ko to ng levels of responsibility, 90% talaga na responsibilidad mo ay dapat nasa magulang. Dapat nandoon lagi ang pressure. Kasi di ba nagkakaroon tayo ng time, tulad na pag-usapan natin dati, na ginagawang investment plan o insurance plan yung kanilang mga anak. Kanino napupunta yung responsibilidad? Sa mga, nandun sa kanilang mga anak, di ba? So, ito yung epekto pag pinabayaan mo sila ng ganito. Hindi masama na disiplinahin natin ating mga anak, at hindi rin masama na i-check natin ang ating mga magulang kung nasa tama ba silang lugar. Kasi mayroon tayong kultura dito sa Pilipinas na wag mo sasagutin ang magulang mo. Diba? Meron naman paraan para sagutin ang iyong magulang, pero sa mas marespetong paraan. Kasi diba, may mga generational na mga tradisyon na napapass down, na napapasa unfairly sa kanilang mga anak, di ba? Kung ganito ginawa ng magulang ko, ganun. Yung makikita mo ngayon sa mga tulad sa Wawawi pa nagkukwento sila, yung mga anak ng sabihin natin ng basurero, meron doon mga anak na gustong-gusto ko maging basurero kasi yung tatay ko basurero. Kasi meron may isang tayo, ay, ako yung maging basurero kasi nakita ko paano naghirap yung tatay ko. Gusto ko maging doktor o engineer o nurse, di ba? Makikita mo na walang formula sa tamang parenting, pero siguro meron tayong mga standards na dapat natin sundin para in most cases, lahat tayo ay masaya. Masaya yung mga magulang, masaya yung mga anak. Pamilya ang pundasyon ng ating society. Pag yan nagkandaloko-loko na sa bahay, ina-expect mo ba na mag-aayos yan pag nasa pambansang setting na? Kaya doon natin una matututunan yung iba't iba mga values, iba't iba mga pananaw sa buhay. Kaya magandang lagi tayong kompleto dyan. Sulot dahil maganda pag-usapan yan. Like CGV Expo. iPhone 14 Pro Max. Yaba ka! Basta ba yun? Binili mo ba yan? Fully paid na ba yan? Yan. Okay, lati. Siba piniflex mo yung binili ng magulang sa'yo. Baka 2 years pa nila babayaran yan. Basta wag mo lang ipakita ng ganyan sa mga snatcher, ha? Bad trip. Baka ganyan-ganyan yung iPhone mo na fully paid, pero yung brief mo, gutay-gutay na, ha? Sukot! Mga iniisip ko tuwing gabi. Just got my new iPhone 14 Pro Max. 1 terabyte, fully snatched it, all interconnected. Sabi ko sa'yo, mahanap nyo din yung pan-TikTok nyo eh. Buksan nyo yung gallery niya pa. Nandyan yung dalawang babae, alam nyo na sino kumuha. Sukot! Galing kay Sian. Dan Lester. Sa ngalan pa lang, awardee na. Then,
BT, Dennis Lister, worthy opponent. Dito ko mas nag-gets, dito medyo malayo pa yung Dennis Lister. Pang Dennis Lister din ang utak, diba? Mag-aral din kayo mabuti para matulungan ang ating mga magulang, ha? Hindi dahil ginawa kayong insurance o investment, pero dahil mahal natin sila. Kaya, pagbibigay pa rin kayo ng inyong limitasyon sa pagbigay, diba? Kung ganun kayong klase, go, okay lang. Pero huwag nyo kakalimutan ang sarili nyo, ha? Siyempre, balance lang. Ang pagmamahal hindi dapat pilit. Ang pagmamahal ay hindi dapat parang batas. Lalagyan nyo lagi yan ng balance sa buhay. Hindi limitasyon, balance lang, ha? Kasi kung naalala nyo, lahat ng sobra, tulad ng kay H2O, naging kanyang nanay dati, diba? Nagiging masama. Ginagawa ko example yung mga memes dito para maalala nyo yung practical sa ideal settings. Oh! Ucha, video. Ito ba yung ano, yung guard ng video sa kalaban ng BPI? Diba yung meme gano'n? May nakakita nga ako na ano daw to, na tinanggal sila sa trabaho. Okay lang yan. Unang manalo dyan, na batuta naman ang sunod na ilalabas. Ito yung budget version. Bad trip. Pong batuta to bata. Ito na lang dapat. Mati-bati lang tayo. Pukha muna dito. Pagod yung braso mo eh. Sulot! You bye. Hindi galit ba ni Chukong? Mas malakas may background sa boss eh. Puchupa. Muchong ino! Sabi ko, naging bulkan yung leg niya. Kaya nagsasabi ng pare, hayop. Ah, may nasakit, son. Galing kay John Lloyd, our body, our rules. Pake mo kung nagbubuntis ng maga. Wala, sa age yan, as long as matured ka na. Ayan na naman, legally speaking, matured ka na. So yeah, I recommend teenage pregnancy, it's all worth it. Nice. Sabihin mo sa nanay mo yan, ha? Pag lumapit sa anak mo, ma, paggamit na homework. Kasi ikaw, ay wait, hindi ko makatapos sarili ko homework. Tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo. Parang awa nyo na. Sukot! Galing kay, alam mong taga-PNU ka, nag-open up nung ako nga eh. Isa pa yan, diba? Nag-open up ang mga anak nyo, diba? Sa inyo, pakinggan nyo. Sukot! CTFU tagay, dito malagay yung dalawang nagkaganong kanina. Ano? Sino manalo dito siya? Magpa-flush ng toilet, ha? Sulot! Galing kay Abu, let the celebrant blow the candle. Ako pala gotas, butil ba labaras ko? Dali na yun, uno. Dali na yun! Ako, yan, ito diba? Ito yung pagmamahal ng nanay. Inakabalo parang malalaglag yung pito. Hampak ko sa mga ako, lago ko na harap dito. Bakit ka nagsi... Uno! Two! Mag-end yung mag-tantrum yung kanina sa iPhone eh. Naku, may dalap, may hawak na hanger! Naku po! Dali na ba? Pagdali kayo, Upe! Sige tayo, Upe! Sige tayo, Upe, yun! Oh! Ayun yung tulog ng iPhone! Pagdali ba? Ano ba, nasa harap mo, nahiya ko pa. Gusto ko iPhone 14 eh. Fully paid. Dire. Hoy, pada yun! At least, di ba, hindi niya kinaya. Hindi niyo dapat matiis sa sarili niyo mga anak. At mga anak, dapat hindi niyo rin matiis sa inyong mga magulang. Sulot. Ayan, ito na ko, wag lang pagbatang ama ka. Grabe foreshadowing naman to. Unahin nyo munang tapusin ang inyong mga curriculum bago ang crib. So it all interconnects. Sukot! Okay, Justine. Naku, huwag mo isasama dyan yung anak mo ha. Wala ka dapat ganun this upcoming school year. Hey! Oh! Basta di mo kukunin sa tuition pay ko yan ha. Ha? I need a space, babe. Go out of space, babe. Nice. Convince? Oh, na-convince mo ba siya? Level 1 giant. Baking soda. Kumakalurky. Ano yan? What? Rest in peace. Ay, nakita ko na to eh. Alala ko yan. Levivis. Healthy pa ba yan? Baka meron na yung uod. Lagi mukha ito nasa kanan kamukha yung sa mga ano, Mandela katalog. Oh my god, yak. Anong nangyari dyan? Huwag ka manilip kasi boy. Thanks for watching. Oh, kumutikan ka na hindi makanood eh. Sulot. Me after my like old post. Yun, piyan, patay ka dyan. At least sigurado kang hindi ka magkakaroon anak. Diba, lalayuan ka dyan eh. Sulot. Ito ka lang kay Maharaja. We saw this ate girl at Starbucks Ayala and she was drinking alone while doing something sa kanyang laptop. She was also using earphones, surely listening to music, and we wanted to ask,
unta. What's are you listening to? I honestly feel bad for ate kasi baka may pinagdadaanan sa siya and she feels like nobody is there for her. We wanted to approach her to sit with her so she'll feel better, but we were shy. I think her name was Nicole? Nicole? Nicoliosis? Nicki Minaj or Nicolo? Or maybe, I don't know, maybe Nicole yata. I'm not sure po. I hope she knows her worth and she knows she deserves better. Di ba pwede nagtatrabaho lang siya? Ito hirap sa atin eh, di ba? Pwede naman tayo magkaroon ng alone time, pero hindi ibig sabihin yung lonely ka. Di ba, nakita naman, nagpo-post ito sa mga mag-isa kumakain sa Jollibee at McDo. Nakagawa na isang buong story dito si ate. Pero di ko alam kung baka content lang to. Ayan, doon siya magtrabaho eh. Okay lang yun. Ba, hindi naman lahat issue eh. Minsan, lala, parang normal laro lang sa kanya, di ba? She's in her element. Minsan, mas mabilis mo natatapos sa isang bagay pag ikaw mismo ang gumagawa. Sukot, bawal lang delulo. Yan, delulo rin yung nag-picture doon sa Starbucks kanina. Nakagawa na isang buong Wattpad story para sa kanya. Pero di ba, kung may pinagdadaan ng mga sa trabaho o sa schoolworks nyo, tsaga lang at magkakaroon din tayo ng nilaga sa dulo. Tiwala lang. Ito. Ba't naman nag-live at the Pebbles? Josh Pine, ano na? Corny Red. Ano to? May issue na yung the Pebbles po siya. Sikat na talaga kayo. Nakita ko na ba yung video nila? Na umingi naman sila ng permission. Hindi ko alam ba't big deal na naman to sa ibang tao. Pero yun nga, lahat tayo dito may issue. Nasaan ang apology video nyo, ha? Sunod, sulot. Choose your... Yan, hindi ako magsiselos dyan. Ito mga yan. Pagsilosan ko na yung may mga iPhone dyan na fully paid. Okay. Sukot, ayoko na ng mga to. At doon tatapos yun. Kung gusto pa ng bagay, sunod to sukot. Itag nyo lang tayo sa ating Facebook page at i-like nyo na. Nasa FB, huwag ito na-like, share sa mga may anak yung friends at huwag nyo kalimutan mas-subscribe. Paolo Pamalam. Shoo!